This is an additional video po natin about sa I Am Pilipinas Talk of the Town. Ayan. So, ito maritisan talaga to. Ito kasi hilig ni Charles eh. Yung mga maritisan. Kaya nalate ako sa press con eh. So, anyway sir, pakilala ka sa ating mga kababayan at anong posisyon sa I Am Pilipinas at bakit nga ba umabot at kumalat ang mga isyong to? Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Rex Sartesa from Regional Political Officer ng Province of Rizal ng IM Pilipinas. Anyway, after ng unang-una pa lang, kami ay nagsimula pa noong October. At tinutulak pa lang namin si Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente. Yeah. So then sa dumating yung time na nag-convince ng IM Pilipinas na tumakbo. So very hard kaming nagsumikap na makalakap ng mga volunteers para maging members ng IM Pilipinas. So tuloy-tuloy ang aming takbo, ang trabaho. Naalala ko to, alam ko manumano to ginawa eh. Oh, manumano to. Manumano tong ginawa. Oh, talagang sariling dukot pulsa namin siya. Dumating kami sa Rizal, yung aming youth nag-aaron pa ng piso. Ano pala yung Entebbe. Entebbe para kay Isko, para sa mga palinarya, mga ano lang, para mamagamit yung mga kabataan na pagtulong kay Isko. Then dumating yung punto na ganito na mayroon kaming mga ugong-ugong na, ayun nga, for due respect to former IM General Secretary, natry na tinignan kong kausapin ng aking mga miyembro na siyempre, napakasakit, siyempre, yes. Nagpaghihirap kami na napakatagal hanggang malapit ng election na with switch to Lenny. So napakang mahirap sa dibdib na paano ka magtitiwalaan ng tao kung kami... Nakatulog ka ba, sir? Hindi kami nakatulog ng ilang gabi. Kasi nag-iisip kami, siyempre, maragal namin kasamahan sila mula start July to zero today. As in, yesterday. Dahil kami, nag-iisip kami kung kami, ano, dahil, pero all members na kausap namin na hindi sila papayag ng ganun. Isko kami solid hanggang sa huli, win or lose. So sir, paano naging feeling niyo sir nung marami ng mga members natin na alam ko nagkakaroon ng doubt yung iba, yung iba naman nagalit, yung iba naman nawala ng respeto dahil na ang sinimulan ay hindi tinapos. So ano po bang nagiging reaction ng IM Pilipinas? Nung nag-isang nagsalita na taga Cebu ba yun? Si Marasate ba yun? Na tawag agad ng message agad yung ibang grupo na mahilig manood ng mga social media na lumipat na pala ang IM Pilipinas. Sabi ko, hindi, sila lang yun. Tayo, buo tayo, intact tayo. Tapos yung lumipas na mga ibang araw, may sumunod naman kahapon ba yun? Ngayon kahapon, lumipat ka na pala kay... Darangin pa kami, magkano... Hindi kami, solid kami kay Isko. Sinong ano yan? Hindi namin kasama yun. Baka yun ay siya lang ako lumipat, pero yung mga tao niya, so baka hindi. Kaya sabi nga, it's all about money. Pag money sa root of evil talaga. Yeah. Kasi nga, yung gagawa ng issue... Tapos biglang ganito. Yeah. Pero respect. Pero kasi ang nangyari kasi sir, I think nilahat kayo, di ba? Oh, nila. Pero na-respeto na lang sa kanila. Baka decision nila yun. Pero hindi kami pwedeng maging kumambo. Yeah. So, because sa friendship o sa tagal-kasama, para magkakapatid na rin. Dahil sa mga trabahong ginawa namin, na sulok-sulok sa lalawigan ng Rizal. Salahala, magpema kami ng Cine Caravan. May mga activity kami na para ipaliwanag namin kay sa mga tawang anong layo ni Isko. Yes. Dahil pinag-iwahiwalay nga kami, bumaba kayo, ipaliwanag nyo kay Isko, pinalabi sa tawang hangarin Isko sa bansang Pilipinas. Yun lang, yun ang pinakang pagod at hirap namin na minsan ay sariling bulsa talagang lagi ko inulit-ulit dito po kay Isko, sa totoo lang laway-laway ko rito. Oh, talaga. Abunado ho lahat kami. Oh, totoo, abunado ho lahat kami. Let's get honest directly to the people. Ito, lahat naman tayo eh. Kami ho, actually sir, ako nakwento. Alam nyo, nakwento. Oh. Kami, sariling bulsa din namin ang rakad namin dito. Kaya sa totoo lang mga kaibigan, hindi natin kasi natin maandoy yung mga kababayan natin na kailangan din talaga ng
budget, pero kung nasa puso mo talaga ang tumulong, nasa puso talaga ang pagtulong, so, kay nagpagtulong kay Isko. Isko. Sa kabilang banda kasi yun eh, oh. Win or loss, na magandang makakaano ka na, yes, oh, so, yung kandidato mo manalo matalo, pero pag nanalo naman, pinapangako natin sa kanila na lahat ng sinabi ni Isko ay gagawin niya. Mm-hmm. Kaya kami sumama dahil lakad namin ng progress niya sa Maynila. Mm. Galing siya sa mahirap. Mm. Kaya mas magandang siyang maupo dahil naranasan na naman natin ng Marcos, naranasan yes. na naman natin ng Dilawan, di ba? So, ayun ba yung... Ba't din naman natin pagbigyan kahit... Yung yellow pink? Kahit 6 cheers lang naman ang hinihingi niya. Mm. So, kung hindi magawa ang di kami ang batuhan yun, balikan ninyo. Bugaw naman. O, oh, di ba? Bugaw naman. Oh. Bugaw naman. Bugaw naman. Actually, sa, hindi mabubuo ang flag, bugaw lang bugaw. O, kaya nga. Oh, di ba? At saka so, laging nasa taas ang bugaw. I think it's time to change kasi bakit? O, sana. Puro lang, puro lang, puro lang yellow. Yung ibang nagdalawang isip pa kung sinong gusto, tara, sama na kayo sa amin. Yes. At di kayo magsisisi. Ayun. So, anyway, Idol, do you have any message for our IM Pilipinas members and the people who watching these videos? To all IM Pilipinas colleagues, stay lang kayo at stay strong at patuloy tayong makipaglaban hanggang sa huli. Walang bibitiw at kung ano man yung mga naging dahilan ng ating mga kasama na lumipat, eh sa kanilang decision na yan because nasa na demokratikong country naman tayo. Mm. So, basta tayo ay para kay Isko, diretso tayo para kay Isko, tatulungan natin ang hanggat kaya natin hanggang sa huli ay sasama natin si Isko para sa tagumpay. God bless. Ayun. So, ayun mga kaibigan, magandang hapon po. Ito po si Shana Reds. Idol, maraming salamat sa inyong time. You. Kahit na late ako, pero dami akong nagawang content. Oh, thank you. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat. Sir, maraming salamat. More power sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kaibigan. Konti na lang. Almost wala nang 30 days eh. Konti gambot na lang. Saan kayong mahirap para kung ano maging decision, diretso na nga. Dugo at pawis na ang ating kailangan dito eh. So, sa ayon, sa mga lumipat na galing dito sa IM, I hope na, I'm praying for them na they have the right path. Well, sabi nga ni Yorme, good luck. No, good luck, diba? Oh, good luck sa ating lahat. Kaya chill lang, to join dahil nga, tayo, chill lang, diba? Organic tayo eh. Tagal na natin nagsama, last year pa. May awa ang Diyos eh. Mm-hmm. Di ba? Sabi nga niyo, may awa ang Diyos. So, tama. Naniniwala naman ako sa himala, ay malay mo, di ba? Yes. So anyway, maraming salamat. Hindi himala kasi marami tayong nababalitaan on the ground. Mm-hmm. Yeah, dahil merong may pinupuntahan namin, hindi naman naabot ng ano eh, ng survey. Totoo yan. Pinuntahan namin na sa Rizal na ano, mga sulok-sulok na paralabas kami ng Cine Caravan, nag-QRT kami. Talagang yung sa halahala ng pumunta namin eh, oh, kayo nung napunta dito, oh, di ka, si Isko na kami. Kaya nga sabi, inyo na yung survey, inyo na yung drone shot, amin na May 9. Ganyan. So anyway, okay, thank you, sir. Huwag kayong mag-alala. Stable pa rin tayo. Stay put pa rin tayo. Oh, yeah. Ayun, Pilipinas, andyan lang po. Oh, kahit sa kamila ng ano, tayong lahat ay makakasama pa rin ano man naman nangyayari. Ayun, maraming salamat. And God first sa'yo, ha, pare. Thank you. Ayan, maraming salamat, mga kaibigan. And ingat pa tayo. God first, Pilipinas.